sasabihin ng tanong sa'yo. Awit. Gaganon din siya. Yes. Tapos sige, magbigay ka lang. Your oh, team is kasi bang. Lahat nagkakaintindihan ngayon, kailangan magkapit bisig para sa Blacklist your International. Now, nakikita nyo yung Blacklist. Maaliwalas ang kanilang mga mukha and mukhang nakapag-reset sila. Good sign yan para sa Pilipinas. While Onyx, wala silang kailangan masyadong baguhin dito since they have the lead. Pero tingin ko, hindi rin dapat masyadong kampante. Kasi Blacklist International can really just turn this around kung gugustuhin nila. Bane ang unang pick ng Blacklist. No doubt, kanina sobrang lakas ng Bane ni Drian and some of our friends over at Blacklist HQ got your surprised. So now they're gonna give it a priority, make sure that Wise gets a hero na komportable siya at alam niyang kaya niyang lumaban. Onyx, ID ang kanilang ipaprioritize ay ang Esmeralda at Rafaela. Napakabilis mag-rotate niyan. And Boots is gonna be able to hold down the fourth Blacklist. Butters, feeling ba lalabas na si Matilda? There is a possibility na gawin nila to. Your and that is going is to be Matilda Airlines and Paquito. Mataas ang aking paniniwala dito na they can pull this off for the side of Blacklist International. Bakit? These are heroes na pamilyang na pamilyar sila. Hear me out. Nung game number 3, hindi naging maganda. Your team is pero banning. Kasi wala pa dun yung idea ng mental reset. Ngayon, nakausap na sila ni Coach Bon. Nagkausap-usap na sila kung anong pwede nilang magawa. Yep. And mukha namang rejuvenated ang motivation ng side ng Blacklist International. So, Onyx, for them, Nathan, tapos meron silang Esmeralda, tapos meron silang Rafaela. It covers all the bases na meron dito sa dalawang hero na to. Yep. Yung tong dalawang hero na to, medyo papasok lang tong mga to eh. In yes. terms of going out, kapag kahabulan na, they're not that good. Mm-hmm. Well, Esmeralda is at some point, pero yung medyo kinukulang kapag ganito kabibilis yung mga hahabol sa'yo. Yeah. Yung first three na yan na pinili yeah. ng Blacklist International. So, extra movement. Your team is banning. Pero naku, Johid pa rin yung tinanggal dito ng side ng own. Well, open pa yung Haji. Open pa yung show. Pwede pa rin naman. This is not a clear block for Blacklist. Kanina talaga clear block eh. Talagang pinaibman defense yung Blacklist and hindi talaga makagalaw dun si Wise. But yeah, talking about what Onyx put up first here, you're mentioning how they can go in and out, and let me add, Butters, itong Nathan na ito, hindi natin sure eh. Pwede pa tong kay Sans. Pwede pa tong jungler kasi nga, sustain yung isang XP lane. Mm. So, kung ako, mag-open yung Ruby. Ito yung Ruby, Butters! Pwede tanggalin ng Blacklist International. Only love and pwede your team is banning. Itong Zillion. Itong Zillion na ito, hindi biru to for the side of Blacklist. Kung mapapansin mo yung Blacklist, mahilig sila sa kumpulan dito, yung talagang ultimate bonding experience. Yeah. And may mga times na natadrag out talaga yung game, lalo na kapag successful na nakaka-defend yung kalaban, and that is where Sicilian shines. Yung scaling eh, may stacking din to eh, and talagang gumuguhit tong damage na itong hero. Oh. This is complicated, ladies and gentlemen, but it is not impossible. Yun lang gusto namin sabihin sa inyo. Yes. We are in a bad spot, pero hindi to imposible. Daan natin na we have been in the same spot before. Your team is banning. Championship, we pulled through. Yung Filipino pride, yung Filipino talent, pulled through. Now, Blacklist International, kailangan yung magtiwala. You need to believe in the power of Blacklist International. You need to believe na kaya nila mabreak yung code na sinet up sa kanila ngayon ng Onyx Indonesia. Tinanggal nila yung Alice ni Oheb. Yep. Kanina, komportable ang Onyx kalaban yung Harit. And that Popoling Koopa really gave Oheb too much to deal with. So, no, Blacklist turn. Inisip pa natin yung Ruby. Feeling ko na talaga Ruby na lang yung masakit sa ulo eh. Ruby. There it is! Your team is... Okay. Alam mo kung saan ako pinakanagulat dito, Leo? Sa Anders. Naglaban kasi dito sa Onyx ID at sa Blacklist International yung best YSS ng Pilipinas at best YSS ng Indonesia. Si YSS tsaka si Yu Sanshin. Your team is picking. Naglaban sila. And who knew that our greatest weapon
nasa Pilipinas can be used against us. Yeah. And never have I ever thought na mababan out ng Blacklist International sarili nila yung YSS. Mm-hmm. And naka two games yung Onyx doon. So it's a clear threat. Now Onyx, their fourth pick, Butters, ninakaw na nila yung Cho ni Haji. Hindi na ubra yung hindi nila pinapryo yung Cho kasi hindi sila si Haji. Si Kibo ito. Well, not really actually. I think this might actually go in the hands of can go on Drian even. Can go on Boots. Ang daming choices. Actually kay Drian ko nakikita eh. Pero kasi pwede din gamitin ni Drian yung Nathan. So yun yung mahirap dito for the side of Onyx. Your team is picking. Well, na-close nila yung gap. Blacklist picking up the Farsa. That's massive range. Walang clear in ang Onyx. Well, and the Lunox, of course. Ang pinaka-kinakatakot ko dito, Leo, is for Blacklist International, they don't have the tankiness na possible na makuha ng Onyx. Yeah. Yun yung nagiging, yun nakikita kung pwedeng gamitin sa kanila ng Onyx. Yeah. Pero Blacklist International, ang maganda naman sa kanila, ang taas ng damage potential na meron tong team na to. Sobra. Explosive of Blacklist. Explosive. Sobra explosive ng Blacklist. Hoy! Onyx going for Taklod. Okay. Butters, sabi natin pareho silang explosive. Pero may hint of sustain yung Onyx dahil dun sa Rafaela. I think that's a clear win. I really like that Rafaela. Sa true lang. Ako kasi, Leo, kahit naniniwala ako na may sense, may point na yung Rafaela sustain. Mm-hmm. Kaso kasi naniniwala ako dun sa team fight prowess ng Blacklist International. Yung shot call kanina, no? Parang ganun. Ayokong bumitaw sa idea na kaya ng Blacklist International to. Oh yeah, no doubt. Even if sa papel, nakikita natin dito na yung sustain and yung Rafaela, parang ang dami niyang na-offset dito sa side ng Blacklist International. Pero we want to believe that Blacklist International can do this. Farsa ni Haji. It's a switch up. Matilde Airlines gonna be playing the Rome. Nagbago na si V kanina. Ito ay Impure Rage. Now, that's the Queen on the D. Queen on the defense. Mm-hmm. Oh, look at this! Kiboy! This is a Oh My Venus specialty na laging ginagamit or lagi niyang pinipili para maging aggressive. And ito yung isa sa mga heroes na napapansin natin na si Oh My Venus, napaka-aggressive niyang player. As in, gumagawa siya ng sarili niyang plays, kumukuha siya ng sarili niyang kills, because capable talaga si Queen na gawin lahat yun. That's what Venus was trying to do game 2 and 3. Did not work out so well. Now, nagbago siya. Avarice, feeling ko siya eh. Mas passive. Iga-guide niya na lang muna. Oh, parang balance muna. Until sure tayong atin to, saan natin pipilit yon. That's why it's an average, not just PYT. Okay, not focusing mark, not clearly support. Medyo somewhere in the middle. Nagigets ko yung point mo dito, Leo. Let us see. But this is somewhat of a... Sabihin na lang natin. Somewhat of a stalemate muna for the first few minutes. Hindi naman na talaga magkakalapitan ng dito. Pero si Iboy, Boy, Venus coming in. And Drian ang makakadraw ng first blood dahil bumisita si CW. Thirst, I just got a note, man. Venus, mapasama pa yata underneath the turret. This is a mid-clod. Mid-clod, tapos gold lane. Show. Alam mo, ang pinaka-naalala kong nag-mid-clod was way back MPL Season 8. Si Greed, ginawa nila to. And as you can see, literal na yung pressure is on Ohib. Grabe yung pressure kay Ohib. Bilis na grabe yung Onyx. Trying to avenge the Prince. Ang kanilang bunso, pero ang hirap. Taklo to, si Kiboy. Kahit na may Tore ka, magka-dive in. CW, nakap. CW! Ang lalim mo, boy! Ang galing mag-agro-juggle ng Onyx! He gets away with it! Taking down the Queen on the way out, 2-0 for free. Pero makukuha ni Wise yung turtle. At habang nangyayari lahat yun, sinusubukan ni Wise kunin yung purple. Pero present yung pagkito para i-contest kahit na paano. Pero at least for Blacklist International, that is space to breathe. Even if nakuha yung ating energy shield turret sa may taas,
I think kahit paano may nakuha tayo. Pero double dragon. Tinan mo itong bawi ni Haji. The machine dropping bombs. Well, there's yung dulo. Ito yung Pectus Butters Crab Claw. Kaya sa mukha ni Drian. Yan yung sinasabi natin. Yan yung sinasabi natin, Leo, na kailangan natin magtiwala. Tatandaan mo, yung mga ganyang galawan, kailangan din ng geometry. Biglang naalala ni Wise yung mga galawang geometry kanina. Sabi niya, pagka ganito, obtuse angle to. Galing ano? Galing high school pa yun. Ginamitan niya kanina ng right angle. Yun. Mamaya, acute. Mamaya, tingnan natin kung magagamit. Pero tingin ko lahat ng klaseng angle. Yeah, Thirst. Ang galing nung ginawa. Nakita mo ba yun habang pinag-usapan natin ang geometry, ang high school mathematics, ninakaw ni Wise yung orange ni Sans. Pero this is where the pressure starts eh. Kasi for Sans, syempre, nakatutok sila dito sa may taas kay Oheb na ma-shutdown siya at talaga magkaroon ng advantage yung gold laner nila. Pero ang napinaka-nakalimutan nila is madami pa palang objective doon sa may mapa. And pinakita sa kanila ni Wise na, ate, kailang masyado kayong tutok dyan. May punish doon sa jungle pattern niya. And that is a good thing for inside the Black Ops International. Yep, Haji here, juggling these two members of Onyx, Circle Eagle, ni Venus, CW. Oh, that's gonna be 2v1 now. Saan pupunta? Venus, flicker out. Okay, nagbibilang lang sila na ult dito sa taas siya ng battle spells. Mm-hmm. And apat na tao na naman ang nakatutok kay Oheb. Yun yung nagiging approach dito ng Onyx. Shut down Oheb as hard as possible. Replay to, Butters, kasi magta-turtle ulit si Wise. And dito, ganito sila gumalaw ngayon. They're giving up itong top lane, pero it doesn't look like it's andito na. Yep, look at the burst onto Sands, Way of the Dragon. And V coming in, yung dulo. Super Airstrike, sapat para mapatay si Sands. Venus gets the kill, and this whole time, tuloy ang ginagawa ni Wise. Tignan mo, papasok ulit siya. Orange na naman. Here we go. Pero kailangan mag-ingat ni Wise dito, ha? Oo, malalim. Medyo malalim, pero si Brian, ako nagsasabi sa'yo, umalis siya. Binitawan niya. At si Wise, hindi magdadalawang isip na kunin na talaga to si Sans. Wala siyang kaalam-alam. Yeah. Wala na naman siyang orange. Wala na naman siyang purple. Anong gagawin mo, Sans? Si Wise, masaya sa nakukuha niya sa mapa. And that's what's giving Blacklist, despite the pressure sa top lane, ha? Meron sila 200-300 gold each. Sobrang ganda ng move na pinapakita nito ng Blacklist, even if ang taas ng pressure sa gold lane, hindi nawawala yung torre doon. Nauhold sila ng tama. Tanggalin muna sa utak natin yung energy shield turrets kasi wala na sila ngayon. Mm-hmm. Even if nakuha yung Onyx doon ng significant amount of gold, tatandaan mo, lumamalamang pa rin ngayon yung Blacklist International sa network. Yep, and lumala siya, nagiging 500 na. And let's talk about bottom lane. Kanina pa tayo nasa top lane, kanina pa tayo nasa jungle invades ni Wise. Dead lane yan para kay Edward. So it's a very good job for Edward na... Wait lang! Sans, mag-ingat-ingat ka, kapatid! Baka si Wise yan! Tatandaan mo, sabi ni Wise, papakita ko na sa kanya yung tunay na bangbang. Oo. Oh, si Keyboy! Circling Eagle! Ang layo, lalim. Okay. Nakita mo ba si Keyboy? Oo, nakita ko si Keyboy. Nakita mo si Keyboy? Kanina, kamuntikan ng lumiya. Kung umanggol yun, in any way. Uy! The Pectus is real! In they go! The Wise! Tatamaan at sasabugan! That's going to be Venus taking down CW. Walang bawi ang Onyx. Nararamdaman nyo ba, Pilipinas? Ang pagbabalik ng ating kampyonato. Viva is a connection! Kinulang, pero ay lang pinauwi na si Drian na push ang mid lane. Walang bibitaw hanggang dulo. Alam ko yung 2 games na diretso, medyo nakakakaba. Mm-hmm. Pero tatandaan nyo, yung suporta hindi titigil doon. Hindi. Ito kinanta ni Yael Yuzon. Kapit ka lang! Alam nyo na yon. Alam nyo na yon. Yael, kung nakikinig ka man ngayon, marami salamat sa kanta. Na-inspire mo kami. Oo, here we go. They're looking for an answer in Venus. Sacrificing themselves. May turtle na naman. Oo, okay lang yon. V for the turtle and attention elsewhere. Nako po, tinan mo si Wise nang nakaw na naman. At 4v1, Butters, 4v1. Ganun kagigil ang Onyx. Si Sans, wala na naman purple. They're denying everything kay Sans. Pero, Leo, eto ah. Sans, yes, wala siyang kahit anong nakukuha dito in terms of his buffs. Mm.
Pero kasi at times kung mabibigyan sila bigla dito ng mga towers, turrets katulad nito, they Blacklist International, they need to limit kung ano man yung doses nila dito in terms of objectives. Yeah. Yes, nadedenyan si San, pero kasi hindi ano eh, kailangan din nila bantayan yung mismong environment or yung mismong perimeter ng kanilang side sa mapa. Kasi hindi pwedeng makapasok ang maka-invade din dito yung Onyx. Oh, hindi madali para sa Onyx ito. Circling Eagle, oh my Venus, kumapit siya doon kay Drian. Guiding Winds out, V and Wise. Silang dalawa lang dito sa baba. 2v3, buhay pa! Si Boy! Liga dito! Isa pa! Oh! Grab ko, Cannon! Nag-Bektus na naman! Kasi sinasabi natin dyan, CW, patipitipin na lang siya dito. Kung papapauwi siya. And that is the, well, that is actually the first tower for Blacklist International na tutumba. Pero may sagot yung Blacklist International din doon sa may mid lane. Ngayon, ano nga ba yung mga implications nito? Siyempre, doon sa may bottom lane, medyo mapapausod na ng onte kung sino man yung mag-farm dyan and medyo naging open yung bottom side of the jungle. Pero magandang balita, yung mid lane ng Onyx dito, bukas. Yeah, mas so, libre si Wise magpapasok. Kung kanina, nagagawa niya na habang ang daming ginagawa ng ibang members ng Onyx dito sa iba't ibang lanes, ngayon, baka pwedeng may kasama na siya. Yeah, pero si Drian ang mauna. Haji, tinatamaan ang Blade Duet. Pero hindi sapat. Circling Eagle ni V. Kita mo ba yun, Butters? Yung synchronization. Sumama si Wise habang naka-Circling Eagle. And hindi pa tapos. Nakakumpo si V and si Wise. Dalawa doon. Down goes Haji. Oh, Edward knocking down Sands. Si Wise ang naka-final blow. And that's 2v4. Down goes CWOM. Mamba out. Torre ang natitira. Boots! Goodbye, Boots! Boom! 3-4. Boy, si Keyboy. Keyboy. Keyboy, Keyboy. PC, birthday mo, boy. Birthday mo. Mm. Isa pa. Oh, yeah, Ale. Duran mo. Oh, bakalim mo. Nabigitin? Wala. Okay lang. Na natigil natin ang casualties sa side natin. Oh, may konting bawi. Na-limit natin ang losses natin. And in terms of gold, hindi ganun kalaki ang kalamangan ng side. That's true. Mas mayaman si Oheb on average too. So, well, let's celebrate the little wins. Mm-hmm. So now, Onyx, napipersa nila dito yung Blacklist International sa mga laban na hindi sila handaan. Pero si Keyboy kinamaan. Look at the machine. Deadly catch. CW gonna go down. Pati yung Lord. Atin ang Lord. Blacklist taking it. Sans dito sa may likod. Pinapaulunan ng spirit ng Blooms dito ni Queen V. And okay, that's a win. We'll take the win. Pero may push eh. May push. May bawi. Good news. Nasa atin na punta yung Lord. Bad news is for the side of Blacklist International, nakuha yung mid lane turret. Pero at least etong Blacklist International, pwede nila ma-convert etong Lord to another objective pa na nasa mapa. Kung nakikita mo si Edward, nandun sa may baba, yep. He will try to take down as much turrets as possible. Red at habang si Wise naman, sinusundan nila dito yung Lord. Yeah. So, all in offense to. Merong triangle offense, sabi natin, ang Blacklist. And CW, huli si Edward, sapat ba to? Dash in, dash out. So walang way of the dragon. Umahabol si Haji. Pero there's strike! Tatamaan si Keyboy. Pero mapagmamba out siya. Holy healing giving him and the rest of Onyx esports movement speed. Makadepensa sa top lane na si Sans. Pero goodbye tier 2 in mid. Magandang pangitain. Magandang mga pangyayari para kaya side ng Blacklist. Kung napapansin mo, dahil dun sa Lord na yon, na-push back yung Onyx doon sa may base nila. Ang liit ng mapa ng Onyx na yun. Ang liit yung mapa and nakaramdaman nila yung pressure. And nakaramdaman din yun ng Blacklist International. Kaya bibilit nila na bibilit. Pero ang tapang talaga ng Onyx. Oo. Sans, entropy forward sa mukha ng isang Bane na alam mong may deadly catch. Atapang-atao talagang moves na yun. Ang tapang nila, kumbaga, na-push back na sila. Pero ang Onyx kasi dito, hindi talaga papatibag yan. Nope. Kung babalik yan at sasapak yan ang sarili nila. Alam. Kita mo to, Circling Eagle kay CW. Push back. Oh, no. Naku, may sagot si Drian. Way of the Dragon pa. That's a queen taken down. May counter-attack. May counter-attack ang Onyx. These two teams are playing. Sabi nga nila, Ducky. Sabi nga nila, Midnight. Ito daw yung best games ng MLDB na nakita nila. Mm-hmm. Yung mga players daw is doing a great job, a hell of a job.
dito sa series at all. I forgot the mismong wording. Yeah. Pero they're doing really good stuff para sa ating MLB fans. Hindi naman to, si Wise Deadly Cat. Alam niya eh. Alam niyang buying time siya dito eh. It's gonna be difficult. 3v1 Winter Champions. Oh! Ito si Haji. Ito si Edward. Boy pa si Wise. Danny James. How do you do this? And he's gonna go down finally. Pero si Edward may baway. Off camera. 3 and taken down by Oheb. Tatlo na lang natitira sa Onik. At nagkakabol ang Blacklist Boots. Masayang-sayang. Knocked up. Here comes the queen. Where the dragon dito ay Edward. Where's the baway? There's Haji. Wings by wings out si Oheb. Nag-recall muna pa uwi. Alright. 2 for 2. Nail biter na naman. Napakainit ng laban. Drian going down. Pero ang nakakatakot dito, Leo, Drian has a wind of nature. May items na sila. Kumbaga, in terms of progression dito, meron na siyang Athena Shield, meron siyang Wind of Nature, Golden Staff, at Demon Hunter Sword. Terus, may sagot siya kay Haji, may sagot siya kay Oheb. So, ang daming kailangan gastusin ng Blacklist para mapatay si Drian. All bases covered. But, tiwala tayo sa sariling atin. Ladies and gentlemen, Genius Wand, Holy Crystal, Lightning Truncheon, Clock of Destiny, and papunta na si Oheb sa kanyang huling item. While si Wise, talagang, ano na to? Pa-endgame item na sila lahat. Blade of Despair na lang si Wise. Blade of Despair na lang. Oh my goodness, this is going to be a nail biter. This is going to be a close match. One mistake can cost you the game. Ang pinakaunang bumigay sa pressure dito loses it. Yep. Kaya nga, tama ang kantang alamat. Kapit ka lang. Hold on. Sisimulan ng Onyx dito ang Lord. This is gonna be a luminous Lord. It's at half health right now. Edward, Haji, and Wise lalapagan ng Feathered Airstrike. Si Wise humahanap dito ng angulo para lapagan ng Deadly Catch. Drian nito, papasok with the boy, to the west surprise. Right now. Look at Edward, knocking up one. Wise, buhay pa. Oh, Drian, coming in. Oh no! Knockout. Oh! There it is, pero mamupunta sa Onyx Esports ang Lord, buhay pa si Boot. In comes the Queen. Lalapagan ng Spirit Bloom. Down goes Wise. Oh, eh, dito sila natitira. Oh my goodness. That was rough. And ladies and gentlemen, oh no, the minions are pushing. Merong nakapush doon sa may baba. Blacklist International. No. 12 seconds si Edward. Kakayanin ba i-def? We just need one person para ilayo ang minions. Ang problema, merong Lord ngayon for side. Hoy! Okay, 3 and down. Edward, it's all on you. Edward, it's all on you. Kaya niya ba to? Kailangan niya focus on yung minions. Kailangan niya focus on yung minions. Nakapang dalawa. Oh! Down goes Sans! Si Boy, wala na. Sans sa titira. Kailangan nilang pati. Oh! Sans taken down! Double kill for Edward! Here comes Oheb. Butters, buhay pa! Edward Balboa! Edward Balboa, ladies and gentlemen! Hindi susuko hanggat hindi tumutumba ang base. Atin to, sabi ng Blacklist. Wise, marching down. Tama yung swag nung Bane. Ganito kadesidido si Edward, ladies and gentlemen. Walang susuko, bibigay lahat, buong puso. Iaalay lang. Lahat ginawa niya para doon. Yup, ito yung Season 7 MVP natin. Grand Finals and MVP. And they march back. Here we go. Oh. Feathered Airstrike, Drian blazing through it. Nakakupo. Look at this way of the dragon. On to Oheb. Venus na lang natitira. Okay. Defense. Hinga. Woo. Kailangan huminga. Kailangan makaalis. Butts dito. Hinahabol niya si Venus. Boots. Easy lang. Ang bilis ng Matilda. Tsaka ng Esmeralda. Okay. Ang init ng laban. Edward, nagawa niya na to. Pero wala si Drian nun. Sans and Keyboy, silang dalawa, 5 people ang nandito sa mga kapan. Edward talaga lumalaban. Watch it. Now for Way of the Dragon, here we go. 10 seconds left before the next member comes in. And ladies and gentlemen, meron na tayong MPLI 2021 champion. And they fell short. Onik, what?